Gusto ko makabili ng property for my family. Kaya parang gift ko sa kanila. Yeah. Ikaw naman, Alexa. Hindi talaga. I really want to travel the whole world. Yun talaga number one sa bucket list ko. Gusto ko mag-travel with family and with friends. How about in acting career? Acting, syempre I want to bag lots of mga, ano na ba, acting awards. Sana mapansin yung galing sa pag-arte, like best actress awards, and stuff. Eto naman, have you always wanted to be in the showbiz industry ba? Yes. Mm-hmm. Kasi, no. I mean, kasi since 2 years old pa lang nag-start ni po ko sa commercials. So baka nakita niyo ko noon. 2 years old pa lang. And then, gusto ko po talagang mag-go and bulilit noon. And sometimes may mga agent na nag-offer, gusto mo ba mag-ganito, mag-ganyan. Pero si mommy kasi ayaw niya. Ayaw niya ako mag-artista. Gusto niya commercials lang. Pero ayun, nakapasok ako sa Go and Bulilit. And thankfully, nagtuloy-tuloy din siya. Siyempre because I work hard din. Buwan mag ko. You, Nash, why no? Hindi po talaga. As in, nung bata po, hindi ako ma-arte. Kaya hindi ako marunong ma-arte, hindi ako makanta, hindi ako sumasayo. So basically, gusto ko lang talaga yung Winter Garden noon. So napasaba ko sa yung noontime show dati. Magandang tanghali bayan, yung segment sila na Batang F-word. So, sumali ako as down with Sue. pero when was the time na parang na-realize mo na parang, ito na eh, gusto ko na talaga itong ginagawa? Ano, nung siguro po, binigyan ako, una kasi parang laro lang talaga ng Go yung Bulilit, tapos binigyan na akong gulong ng palad na medyo heavy na 6 years old, di ko alam kung ano, bakit may ganitong problema, mami, ba't ganun? So, medyo dun ko natutunan na yung pag-acting and actually, through my process, yung process ng nandito ako sa industry, dun lang lahat natutunan and kaya sinasabi nila minsan na yung parang born ka with talent. Minsan hindi totoo yun. Kasi pwede mong matutunan ko, hindi ka naman singer. Pwede mong matutunan kumanta or hindi ka naman taga-artista katulad ako. Kasi sa pamilya po namin wala talaga mahilig sa theater, parang ganun, yung mga acting-acting wala. So, natututunan lang yan kapag meron kang pursige ka. And pag may trust sa sarili, syempre. Yes, ito naman. Yes. Ito naman siya syempre yung mga artista. So, nagiging ano yan, iniidolo, hinahangaan. Paano ba kayo, paano nyo ba ipapakita, maging inspiration sa mga ibang iniidolo sa inyo? We work hard and we make sure na yung image namin maganda para yun din yung makita ng mga kabataan dahil napapanood nila kami. So, gusto namin maging magandang example. Yun nga, we work hard and we always try to look good. We always try to look our best. Kasi, you'll never know kung one day mamit mo yung biggest fan mo, di ba? So, kailangan naging maayos yung itsura mo, kailangan yung hair mo. Hindi ko sinasabi maganda yung hair ko. Yes, how about Nash? Ano po, actually, ako pag sa Twitter po, inaano ko rin sila syempre. In-encourage ko na lagi nilang yun dapat lagi silang mag-aaral mabuti o kasi usually ngayon na yung mga bata puro internet na lang kasi tapos minsan pag makita mo nag-cutting class ako para makita kita I won! Pag gano'n minsan may mga gano'n nag-cutting class ay sabi ko hindi bawal yan dapat next time kapag mall show kasi may mga gano'n hindi may iwasan kaya sinasabi ko dapat i-prioritize nyo yung pag-aaral nyo yung gano'n. And nagre-request din tayo na pag may mall show sana mga Saturday ng concert, Saturday weekend. Ayun, kanina nga nabanggit ni Nash na parang yung acting niya or yung talent ay natututunan. Pero ito nga, how did you discover your talent nga pa? Ikaw, Alexa. Talent din ano, parang acting ba yan, singing? I know you're, ano eh, talagang yung magaling kumanta ko si Alexa. What? Siyempre, tiyan na the show kung sa sample yan. Ikaw, how did you discover your talent daw? Iyak na yan. Hindi kasi, nung bata ako, mahilig kasi ako, hindi naman ako ma-arteng bata, pero mahilig ako mag-dress up. Tapos kunyari, mamaya magbibisit ako ng ganito. Tapos magbibisit ako ng nurse sa house, yung mga costume. Mag-act ako kay mommy, ganyan. So, sinala niya ako sa trumpet, sa mga workshops. And nagpa-play ako, and all those stuff. So, sabi ko kay mommy, why not i-try naman ko mag-showbiz talaga? And since 2 nga po ako, nagko-commercials ako. And sabi ko, madali lang to, kaya ko mag-showbiz.
ikaw, Nash, how did you discover your talent? Kailan po ba yun? Kailan ba? Naalala ko, 6 years old. Nung 6 years old po ako, may sabulong ng palad. First ever teleserye ko. Tapos, kailangan ko umiyak. Hindi pa ako umiyak sa buong buhay. Mga ilang taon to ba no? Oh my God, nangyari din sa akin yan. Tapos sabi ko, mami, ganito lang. Mag-isip ko yan, nakakalungkot. Oh my God, hindi ko matay si ganito. Tapos si mami, tapos ang tagal lang siguro 4 hours kami, hindi ako makaiyak-iyak. Ginaganon ko na para umiyak. Tapos si mami, ganito lang yun na, siya na yun naiiyak sa sobrang tagal lang mag-practice. Tapos naiyak siya. Tapos sabi ko, mami, paano mo nagagawa yun? Tapos eventually, nung director na yung nagsasabi sa nag-explain sa akin. Nadadala ka. Oo, nadadala ka na. May, ang galing nila mag-explain minsan eh. So, dun ko na-realize na dapat may hugot ka pala. Yung mga technical stuff. At age of 6. And syempre, bilang artista, kailangan na marunong kasumayaw, kumanta, kumarte. Paano ba kayo mas nagiging mas confident pa sa mga talents niyo? Dapat, that's malinis. Sa tingin ko, that's malinis ito. Kasi, mahal mo kung sumasayaw ako, close up ako. Diba? Yeah, you. Maka-you. Tapos kanyari, pag mag-mosho ka, sabog-sabog yung itsura mo, diba? Kaya kailangan daging... Kailangan yung hindi yung hair. Oo. Oh. Dahil artista, siguro dapat din malinis yung mukha. Yung walang pimples, ganun. Kasi, hirap po ganun, you know, hassle. Ano ba katulad kahapon may boltas, may pimples ka lang. Hirap. Thank you na lang sa concealer. Pero usually dati din. Eto, sino-sino daw ba yung mga tumulong sa inyo para mas maging magaling pa kayo sa mga talent niyo? Family, of course. Ako si mami. Mm-hmm. Kasi pinapush nila kami. Tapos lagi siyempre, nila kami. Inspiration, encouragement sa inyo palagi. Tsaka lagi nila tinatry na i-boost yung confidence namin, yung self-esteem. Parang kaya mo yan. Hindi yan. And yung ano, hindi yung pangarap din talaga na gusto mong maging best actor, yung best actress. You should love what you kapag may goal ka sa buhay, kahit anong distraction, wala yun eh. Basta may goal ka, gusto mong ma-reach yung goal na yun. Thank you. Eto, are you planning pa daw ba na mag-artista pa rin in the future? Or do you have any other plan? Ikaw, let's start the lesson naman. Sana, kasi na-enjoy ko naman po ang pag-artista. Pero, syempre, I'd like to have my own business. Kasi, you'll never know kung kailan ang last day mo pag-artista. Kasi, hindi naman to forever, di ba? So, maganda may backup plan ka. Business, and stuff. Ikaw, Nash. Ako po, isip. Magiging pastor. Kasi gusto rin po talaga mag-explore ng iba. And parang hindi, ako po kasi yung type ng tao na parang nakakontent ko dun sa labo. Nandito ako na, tapos nag-i-excel ka dito. Ayoko nang mag-stay lang dun. So mag-aral ng ibang, alam ba, gusto talaga mag-doctor. And gusto rin mag-excel dun. Tapos sobrang gusto niya every other week, gusto ko maging ganito, tapos next week, ay hindi, gusto ko ganito na astronaut na to. Uy, astronaut na? Okay, wala sa kami muna din, tapos doctor, tapos director. Just lawyer. May goodness. Pero gusto ko chef, talaga. Pero sabi niya kanina, palaging nandiyan yung family, no, to support you. Pero, paano naman daw kayo tinutulungan, pero paano kayo tinutulungan ng mom and dad niyo in achieving your dreams? Super effort sila yung pagkalig-sundo sa taping, yung pagbabantay. And lalo na si mommy, since girl ako, lagi siya nakabantay. Always fix your hair, where's your comb, napabango ka na ba? Did you soap your face, wash your face after you put makeup, blah 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 blah. Ayun, lagi siya nakabantay. And pati si dad. Ano, sa akin naman, parang, actually, si meron tayo siya siyempre na parang, yung ano ba, yung tuloy-tuloy yung taping, tapos napapagod ka, and syempre, may times na parang, yung feeling mo that moment, exact moment na parang, napapagod na ako, parang ayoko na, syempre, dahil drained ka lang nung time na yun, pero nandun sila mama para, alam mo yun, yung encourage ka na, kaya mo yan, ngayon lang yan, pero actually, matulog ka lang, hindi ka napagod. Ano nga daw ba yung mga motivation yung araw-araw, yun nga,